Good evening mga kabengalista! Magandang gabi sa inyo! Itong video na to ay para kay Silent Viewer X, request niya kung anong klaseng helmet vlogging setup na meron ako. So tara, watch this! Una, syempre meron kang helmet. Itong helmet na to nabili ko sa Antipolo na worth 1,300. So ordinary helmet muna yung gagamitin natin for temporary vlogging setup natin para sa motorcycle. Tsaka na tayo bibili ng mas maganda at mas matibay na helmet. So kailangan ang helmet mo ay full face para makapag-vlogging setup ka sa motorcycle. Full face helmet ang required. Second, kailangan natin ng Telesin helmet strap mount. Kailangan natin ng quick release. GoPro quick release. Siyempre, kailangan natin ng... Hindi ko alam kung anong pangalan na ito. Search nyo na lang. Ang paglalagyan ng GoPro, Ulanzi GoPro case. Original GoPro case. Ito yung original na lalagyan ng GoPro case. Mic adapter ng GoPro. 3.5mm mic adapter sa GoPro. COS. Lavier microphone. Mini lapel. Ito, ang pang-tornilyo, pang-lock dun sa GoPro natin, tsaka sa mic adapter. Battery at battery charging box. 2 microSD, 32 gig. At syempre, hindi pwedeng mawala ang GoPro Hero 7 Black. So, ito yung pinaka-main camera natin. So, tara! Simulan na natin mag-assemble ng ating motovlogging setup sa helmet. So una, syempre ang muna ay kakabit natin tong Telesin helmet strap mount. Nabili ko to sa Lazada na worth 187 pesos kasama na yung delivery. Kapag bumili kayo nitong helmet strap mount, wala pa siyang kasama dito. So make sure makatinggalista bibili niya yung Telesin na brand. Kasi pangalawang order ko na to, yung unang in-order ko, yung hindi ko gusto, yung may ganun na, yung may kabitan na mismo ng camera, ayoko na masyadong magalaw. Ito, fixed to, hindi siya magalaw din sa helmet. And then, may kasama siyang extra strap, bali, dalawang strap yung kasama. Ikakabit natin to doon sa helmet natin. So, nakita ninyo mga katinggalista kung paano ikakabit. Madali lang naman to ikabit. Ayan mga katinggalista. Naikabit na natin yung helmet strap mount. Ang sunod natin ikakabit ay yung microphone. So, itong microphone na to, nabili ko sa Lazada na worth 96 pesos kasama yung delivery charge. I think mga 58 pesos ito na nabili ko sa Lazada. Lavier microphone. COS. Basta may nakalagay siya na COS. Or KDS ata. Super sound for audio video recording. Yung unang binili ko, kung napanood nyo yung video ko mga katinggalista, yung unang binili ko is generic mic. So yung generic mic ko kasi, pagka nag-play ako ng audio, yung right side wala, yung left side meron. Sa earphone ha, mga katinggalista. So ito, kung mapansin nyo mga katinggalista, ito na yung microphone. Papakita ko sa inyo, meron siyang foam para masala yung hangin pagka tumatakbo kayo dun sa nang mabilis. Tapos, ang kagandahan kasi itong microphone na tignan niya. Ang ganda. Ayan, oh. Ayan, mga katinggalista. Ang ganda. Talagang sulit yung 100 pesos mo para dito sa microphone na to. So, ipapakita ko sa inyo, mga katinggalista, kung saan siya ko kinakabit. So, ayan, mga katinggalista, kung makikita ninyo, dito ko siya inipit sa ilalim. Ayan, may clip yung mic. So, i-clip nyo siya doon sa strap. Ito. Itong clip, doon nyo siya i-clip sa helmet strap mount. Yung tali. Yan. Ito yung forma niya mga katinggalista. Ganyan. Ito naman, itatanggalin nyo itong gilid. Ito. Doon nyo siya isisiksik sa gilid. Yan. Ganyan lang mga katinggalista. Para balinis yung loob. So, nakagilid. Yung sobrang wire ng mic nasa gilid dito. Angat mo siya tapos ipasok mo doon sa ilalim. So, syempre mga katinggalista, yung ating lapel microphone, kailangan natin ng adapter. Kasi, sa GoPro mga katinggalista, ito, dapat dalawa lang yung guhit.
Ito kasi tatlo, pang cellphone. So kaya kanina, meron tayong 3.5 jack adapter. So makikita nyo mga kadengalista, dalawa lang yung guhit. Yung dalawang guhit, para yan sa mic. So iduduktong natin sa dito. Ayan. Bago natin mabuo yung ating helmet setup, kailangan natin to. Kasi pag bumili ka ng helmet strap mo, wala pa siyang kasamang pagkakabitan. So hindi ko alam kung anong tawag dito. Ito yung ikakabit mo dito. Ayan. Ayan. So ngayon, meron na neto. Kailangan natin ng Yulansi Quick Release. Ito yung Yulansi Quick Release ng GoPro. Kakabit natin siya dito. Ayan. At yung lock niya. Okay, mga kadengalista. Ngayon, punta na tayo sa ating GoPro. Meron akong dalawang klase ng GoPro case. Yung isang case na to, ito ginagamit ko pagka umuulan. At itong isa naman, ginagamit ko kapag walang ulan. Bakit mga kadengalista? Kasi, pag itong ginamit ko mga kadengalista, meron siyang saksakan ng mic adapter. Itong isa, wala. So, pag tag-ulan kasi, yung GoPro pwede naman siya mabasa. Kaya lang, pag meron siyang mic adapter na nakakonek, may possible na mabasa yung mga parts ng GoPro. Pakita ko sa inyo. Ito mga kadengalista, yung GoPro natin. Siyempre, ito yung pinaka-importante sa lahat. Ikakabit natin itong GoPro natin dito sa... Ito na lang muna. Ito na lang isa sample ko mga kadengalista. So, ikakabit natin yung GoPro. Kailangan natin siyempre ng battery. So, meron akong tatlong batteries. Ayan. At memory card na 32 gig. Ayan. So, yun mga kadengalista. So, dahil meron tayong mic adapter at saka meron tayong microphone lapel, kailangan tanggalin natin itong nasa gilid. Madali lang naman ito tanggalin. Ha? Ganyan lang. Kaya dalawa yung aking GoPro case kasi ito ay para malagyan ko ng mic adapter. At itong isa naman ay para sa tag-ulan. Kasi mga kadengalista, yung mic adapter kailangan nakabukas to. Kailangan nakabukas. Kasi dyan natin ilalagay yung mic adapter ng GoPro. Yan. At tubuksan natin itong isa, yung mic adapter na 3.5mm mic. Yan. So, nabili ko to dun sa TOSC Trading sa Pasig Branch. Ito mga kadengalista, pag bibili kayo ng mic adapter, pinalalagyan nila ng scotch tape para kasi for warranty. Kailangan walang gas-gas itong mic adapter nyo. So, ganito lang yung mga kadengalista. Ipapasok mo lang siya dito sa side na to. Ayan, paganyan. Paganyan, mga kadengalista. Yan. Ingatan nyo lang mga kadengalista na hindi masira yung uso. Tapos, ipapasok mo siya dyan. Yan. Tutulak mo lang. Ang pagkabit naman nito ay itutupi mo ng konting ganyan. Tapos, yun, mga kadengalista. Swak na. Nakakabit na yung ating GoPro, batteries, memory card, tsaka mic adapter. Ito na yung quick release, mga kadengalista. Ikakabit natin sa quick release yung ating mic. Ikakabit natin sa quick release yung ating GoPro. Itong Yulansi case, mga kadengalista, nabili ko rin ito sa Lazada. So, ilalagay ko lang yung link dun sa video kasi hindi ko na alam kung magkano ko nabili ito. I think mga 200 pesos. So, ayan, nakakabit na mga kadengalista. At ito na ang ating setup. So, ikakabit mo lang siya ng ganyan. I-slide. Tapos, adjust mo lang. Duwagan mo ng konti. Adjust. Ayan. Tapos yung microphone mga kadengalista, ito, dito mo siya ilalagay. Yan. So, ayan na mga kadengalista. Ito na yung ating helmet vlogging setup by Kuya Ode. So, ito palang kagandahan ng Yulansi quick release kasi dalawang partner to. Ito, dalawang ganito. Yung isa para doon sa tripod at yung isa naman para dito sa helmet. So, ang maganda kasi mga kadengalista, pagka mahilig ka mag-vlog talaga,
habang nagmo-motor ka, kung may halimbawa, bababa ka ng motor, tatanggalin mo 'yung helmet, pwede mo i-quick release lang agad ng ganyan. Tapos mag-vlog ka ng ganito. So itong quick release na 'to, natutunan ko kay tropang biyahe ni Joe. So biyahe ni Joe, mega love shoutout sa iyo. Ayan, thank you dito sa ideas na binigay mo sa akin. So ito na mga tinggalista, full setup na tayo ng ating helmet vlogging setup. So hanggang doon lang mga tinggalista, maraming salamat. At kung meron kang natutunan sa video na to, huwag mong kalimutang i-share, i-like, at mag-comment ka na rin kung ano pa yung mga kulang na hindi ko nabanggit sa video na to. Siyempre, mag-subscribe ka na rin sa aking video. So maraming salamat mga tinggalista. I hope to see you on the next one. Always keep safe and God bless.